Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isa sa pinakasikat na Filipino urban legend na kahit dumaan na ang mga dekada ay nananatiling pinaniniwalaan pa rin ng ilang mga nakatatanda at kahit mga mas nakakabatang Pilipino. Sabay-sabay nating alamin ang mga kwentong kahila-hilakbot ng Mount Cristobal o mas kilala sa tawag na The Devil's Mountain. Ito ay part 2 sa 3-part series natin na pinamagatang Most Talked About Urban Legends in the Philippines. Siguraduhing i-on ang notification bell para mapanood nyo ang part 1 na may titulong Tiniente Gimo, The First Aswang, na ang link ay nasa description, at ang part 3 ng ating series na tungkol sa isang lugar na sa sobrang hiwaga ay hindi kayang maipaliwanag ng siyensya hanggang ngayon. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shaney at welcome sa Kwentuhan sa Dilim, kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa 4 na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na matutong bantayan ang niluluto para hindi masunog sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang mountain climbing ay isang sikat na activity hindi lang sa ibang mga bansa, ngunit pati rin dito sa Pilipinas. Ang mga hikers at climbers ay isang kamangha-manghang komunidad. Sila ay masigla at malakaibigan na may mga parehong adhikain. Ang maabot ang tuktok at magsaya sa isang araw ng ehersisyo at kagandahan ng kalikasan. Tiyak nalilikha ka ng panghabang buhay ng mga kaibigan pagkatapos gumugol ng maraming oras na magkakasama at makita ang mga magagandang lugar na ito. Ngunit ang mountain climbing ay hindi lang puno ng mga kwentong masaya at pagkakaibigan. Sa mga experts na sa activity na ito, ang mga kwentong kababalaghan sa mga lugar na kanilang napuntahan ay hindi rin mawawala. At isa sa pinakasikat na mountain climbing spot na likas sa kwento ng mga katatakutan at mga supernatural na cases ay ang Mount Cristobal. Ang nakamamanghang kagandahan ng Mount Cristobal at malusog na ekolohiya ay nakatago sa likod ng mga nakakatakot na kwento na pumipigil sa sinuman kabilang ang mga mountaineers mula sa pag-akyat sa tuktok ng bundok na ito. Matatagpuan ang Mount Cristobal sa hangganan ng San Pablo Laguna sa Hilaga at Dolores Quezon sa Timog. Ito ay bahagi ng Mounts Banahaw San Cristobal Protected Landscape na sumasaklaw sa mahigit 27 hectares. Ang paglalakbay ay hindi gaanong mahirap ayon sa website na summits.com na tumatagal lamang ng halos kalahating araw. Ngunit ang mga misteryo at nakakatakot na alamat na nauugnay sa mga negatibong enerhiya ng summit na ito ay ginagawa itong isang pag-akyat na hindi madaling kalimutan ng kahit sino man. Ang Mount Cristobal ay kilalang kilala bilang Devil's Peak dahil sa maraming kwentong nakapaligid dito. May mga kwento ng mga mountaineers na namamatay matapos marinig ang mga boses ng mga bata na naglalaro sa isang ilog na hindi nakikita. Ng mga mountaineers na naliligaw at tila naglalakad ng paikot-ikot sa kabila ng pagtahak ng mga established routes. At ang mga engkanto o mga supernatural na nilalang
na naninirahan sa bundok. Ang isa sa pinakakilala ay tinatawag na tumao, na inilalarawan ng mga nakakita umano nito na parang Bigfoot na sa sobrang tangkad at laki ay imposibleng maging unggoy o lalaki. Ang isang kilalang alaman ay nagsasabi tungkol sa isang mag-asawang naglakbay ng hating gabi sa Mount Cristobal. Naligaw sila nang hindi nila sinasadyang piliin ang maling daan papunta sa campground. Kahit na masama ang panahon dahil sa bagyo at zero ang visibility, ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad. Dumating sila sa isang junction sa daan at pinili ang kaliwa noong dapat nilang pinili ang kanan na daan. Hindi na sila nakarating sa campground dahil delikado ang left track. Ayon sa mga lokal, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang dalawa. Sinasabing si Mother Nature ay dapat alagaan at proteksyonan, hindi lang dahil sa angking ganda ng kalikasan, ngunit dahil ang mga bundok, ilog, dagat o ano pamang natural na likha ay nagbibigay ng mga hindi matatawarang tulong sa atin, tulad ng pagkain o shelter. Ang Mount Cristobal ay isa lamang sa mga halimbawa ng pahiram ni Mother Nature sa atin. Kahit gaano pa man karami ang mga umiikot na horror stories tungkol sa bundok na ito, marami pa rin ang sumubok at susubok na akyatin ang tuktok nito. Marahil ay hindi masamang tandaan ang paggalang sa mga puno at halaman sa paligid. Hindi lang dahil sa takot kang balikan ng engkanto, ngunit dahil lubos mong naiintindihan ang batas ng kalikasan. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinig.